Cancellation, overbooking, flight disruptions at iba pang reklamo ng ating pong mga kababayan sa mga airline company. Ating pag-usapan with Attorney Carbello Arcilia, Executive Director ng Civil Aeronautics Board. Attorney, magandang araw po. Magandang araw sa iyo, Arjun. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig ko. Oo po. Okay. Good morning again, sir. Mahina po ang inyong audio. Good morning, sir. Good morning, Arjun. At good morning sa lahat ng nakikinig. Attorney, opo. Good morning again. Opo. Para po sa kalaban ng ating mga kababayan, sir, ano ba ang dahilan? Ito, dahilan, madalas itong dahilan ng overbooking, pati na cancellation ng isang airline company. Oh. Ganito po, ano, para mabigyan lamang ng tamang perspektiva. Opo. Meron pong overbooking na sinasabi na ang airline ay nagbebenta ng... Hello? Opo, go ahead maingay po. Maingay yung linya natin. Okay po, go ahead. Nadidinig, okay. Nagbebenta ng more seats than the capacity of the aircraft, ano? At yan po ay global practice, ano? Pero ito po, merong mga safeguards ang pasahero dito kasi merong... required compensation. May procedure po yan. Ang procedure po niyan, ang pasahero ay merong right to be checked in. Hindi po pwedeng i-deny ka ng check-in at sasabihin sa iyo, overbook kami kaya deny check-in ka. Nasa Air Passenger Bill of Rights po yan na you have the right to be checked in. Ngayon, pag naka-check-in ka at ang flight ay overbooked at may mas marami ang dumating kaysa dun sa number of seats, mag-a-announce po, yan ang tinatakda ng rules, ang airline na overbook ang flight at humihingi ng mga volunteers na willing na i-give up yung seat nila at ang kapalit ay may compensation. At kung ang wala mag-volunteer, ang airline kinakailangan mag-improve ng offer hanggang sa magkaroon ng volunteer. No? Uh-huh. So, ito po, kung gumagana lahat at nasusunod yung patakaran, wala pong magiging involuntary na ang tawag dyan, denied boarding. Ano? Mm. Ngayon, iba po naman yung napapabalita na nag-overbook na parang scam. Ano? Kasi ganito po yan. Sa investigasyon po at maging sa investigasyon sa Senado at yung aming investigasyon, lumabas na ang dahilan ay di ba alam naman natin na mayroong tinatawag na supply chain disruption sa buong mundo. Di dumating yung mga order ng eroplano, walang spare parts, yung mga repair matagal ang repair. Ngayon, kinapos ang mga equipment, ano? So nagkaroon ng mga pagbabawas ng flight at saka yung tinatawag na downgrading, no? Mm-hmm. Yung downgrading ay ibig sabihin yung ang naging main problem yung pinakasikat na eroplano, Airbus 321neo, ano? Ang napakaraming gumagamit niyan, nagkaroon ng problema ang makina. Kaya ang daming mga nakagarahing aircraft ay yun nga, mayroong problema sa repair, may problema sa parts. So, ang nangyari po, yung mga naka-schedule ng mga flights, napilitan ng mga airlines natin na imbis na yung NEO na mas malaki ang capacity ang gagamitin, na i-downgrade po nila sa mas maliit na aeroplano para maituloy yung ipad. Ngayon, yung pong patakaran nila na pagka nag-downgrade ka kasi, merong mga pasaherong hindi masasakay. Mm-hmm. Yung po yung pinadala nila ng patalastas na yung iba hindi masasakay. Kaya lang po, siyempre hindi natin masisisi ang mga pasahero pag napadala sila ng sulat na hindi ka makakasakay. Tapos mamaya nabalitaan ko dahil makikita ko naman sa internet na yung palang flight na yon nagpatuloy. Malalaman po ng pasahero na natuloy yung flight,
hindi natin masisisi na ang iaasim ng pasahero. Yung flight na yan, overbook, kaya hindi ako nakasakay. Pero ang lumalabas po sa investigasyon, ang aming initial na findings, ay downgrade po ng eroplano mula sa malaki papunta sa maliit. At ang mga pasahero po niyan, merong hindi makakasakay. Ngayon, ano po ang patakaran para malaman kung sino makakasakay o hindi? Number one po, ang may priority yung tinatawag na vulnerable passengers. Yung alimbawa ay seniors, yung PWD, yung pregnant, yun ang maunang. Tapos yung po mga susunod na makakasakay, yun po ay pipiliin randomly ng computer, no? Po. Yung po ang patakaran. Ngayon, masakit po ito sa isang mananakay at talagang nakakalungkot na mangyayari ito. Kaya lamang, ito po, sa aming pong initial na pagsusuri, ay hindi po ito ang tinatawag na overbooking. Hmm. Kasi ang overbooking po, may patakaran na kailangan ma-check-in ka at doon sa boarding gate, doon magkakaalam kung ilan yung overbook seats, ilan yung kailangang volunteer. Yan po ang tinatawag na overbooking. Ngayon, kung ang ginawa po ng airline ay talagang in-overbook, tapos biglang sinabihin yung mga tao na hindi kayo makakasakay, ay illegal po yan at parurusahan po natin. Pero yung hindi pa po natin alam ang final na finding, pero ang lumalabas po, ay ang pangyayari po ay yung downgrading ng aircraft. Mm-hmm. Opo. Ito bang percentage ng overbooking ay pinapayagan dito sa Pilipinas? Lalo na kung promo fare ang ticket. Hindi ba madalas talagang napupuno ito dahil pinaghandaan ng mga pasahero ang travel, ang kanilang biyahe? Attorney. Hello, Aljon. Medyo hindi ko makuha yung ano, pakiulit mo lang. Opo. Malinaw na ho. Narinig nyo kami, attorney? Kasi phone pads lang to, kaya medyo ano eh. Sige, nadidinig ko. Kaya lang may mga background noise. Ito bang percentage ng overbooking ay allowed, pinapayagan dito sa bansa, sa Pilipinas? Lalo na itong mga promo fare, no, na mga ticket. Hindi ba madalas talagang napupuno ito dahil pinaghandaan nga ng mga pasahero ang kanilang biyahe? Oo. Kaya nga, yung pong overbooking, hindi naman na pamalagian. Ano yan? Case-to-case basis. Dahil bakit ka mag-overbook kung alimbawa, punuan naman ang punuan yung aeroplano? Dahil pag nag-overbook ka at puno naman ang aeroplano, sasakit ang ulo mo bilang airline dahil pagdating sa boarding gate, merong mga pasahero na hindi makakasakay na kailangan mong bigyan ng compensation. Ano? So ngayon, ang tanong nga sa akin, dapat ba may cap ang overbooking? Ay sabi ko, kasi sa ngayon walang cap, na dati merong 10% cap. Ang sagot ko dyan, ay ako naniniwala na dapat lagyan uli ng cap kasi wala na tayong cap mula noong 2012. Mm-hmm. Kasi para magkaroon ng dalawang safeguard ang pasahero. Ang unang safeguard, yung cap. Ang pangalawang safeguard, yung compensation. Ano? Kasi nang i-issue yung APBR, Passenger Bill of Rights, ang pinag-usapan noon ay hindi na kailangan ng cap dahil very mabigat naman yung counterweight laban sa overbooking dahil pagka merong hindi makakasakay, babayaran yung isasakay yung sa susunod na aeroplano, bibigyan ng compensation at lahat ng cost expenses ng hotel, transport at pagkain ay sasagutin ng airline. So yun ay magiging disincentive sa isang airline para abusuhin ang overbooking. Ganun pa man, kami magmumungkahi kami kasi ito ay isang joint administrative order ng itong Bill of Rights nito, joint administrative order ng DOTR at saka ng Department of Trade and Industry. So para sa akin, para bukod doon sa counterweight na may compensation na that will discourage abuse of overbooking,
ay minumungkahi ko rin na magkaroon uli ng cup. Para po malinawan, no, ang lahat, attorney, ito bang cancellation, excuse me, cancellation o redirection ng mga flights ay mahirap na ma-anticipate, no, ng isang airline company? Tama ho ba? Sa mga pangyayari po, no, kasi kung mga ang buong mundo ay it was swept by this tide of yung tinatawag na aerospace crisis, no, kasi lahat po ng bansa, mga airlines naka-experience ng kakulangan ng eroplano, spare parts at problema sa repair. So, yan po ay tinitingnan kung yan ba ay na-anticipate, yan ba ay maski unforeseeable ba yan. Ano? Pero ang aking laging nililinaw sa pagka may mga nagtatanong sa akin, kahit na ipagpalagay natin na ang pangyayari ay tinatawag na force majeure at hindi naman na gusto at inaasahan ng airline, ang sabi ko, hindi kahulugan ito na ang airline is already off the hook. Kasi, number one, kailangan munang i-establish natin yung causal relationship between ano ba yung problema sa pandaigdigang supply at ano ba talaga yung performance ng isang airline dito. Dahil baka naman, itong airline na ito, kulang ng kapital, baka naman ito kahit walang problema sa supply ng piyesa, eh talaga namang hindi naman nagpe-perform na mabuti, so hindi siya magiging may exonerate. Pangalawa, tungkulin po na isang airline na sa ganitong mga pagkakataon ay gawin niya lahat, exhaust all means by which to be able to prevent or at least minimize the inconvenience and suffering of the riding public. So, yan po ang mga panuntunan natin. Kung pag-usapan naman po ang proseso, ano ba ang maaring gawin ng isang apektadong pasahero? Sila ba ay maaring dumiretso na sa CAB, sa Civil or Aeronautics Board o sa airline company? Ano po ang tama proseso nito? Po, no? Ang first option po ng isang pasahero ay dumulog sa airline dahil direkta po yung usapan doon, ano, at sa batas naman, nire-require ang mga airlines na magkaroon sila ng effective na complaint resolution system, complaint handling system. At dyan po ay ni-examine din ang aming opisina na efektibo yung kanilang complaint handling system. Ano? At ngayon, kung yan po ay hindi maging matagumpay para sa isang complainant, hinihimok po namin ang mga mananakay na makipag-ugnayan sa amin. Sa meron po kaming portal, website, interactive po yan, www.cab.gov.ph. Meron din po kaming 24/7 na contact center, 16566. May email po kami, apbr@cab.gov.ph. May Facebook page din po kami. So, we are accessible at we are ready to hear and address the concerns of our riding public. May parusa ba na maaring may pataw sa isang airline company kapag napatunayang may pagkukulang sila sa kanilang serbisyo sa kanilang mga pasahero? Opo, at in fact, noong nga pong Enero, ay meron tayong isang airline na binawasan ng 17% of their landing and take-off slots. Ano? 20 slots ang binawas sa kanila. Opo. Bilang parusa dun sa mga mataas na yung kanilang cancellation at delays at yung maraming pagkukulang. So, meron pong sanction yan. Ano po ang masasabi ninyo sa panawagan naman ng Senado sa mas maigpit na polisiya? Opo, sa karapatan ng mga pasahero tungkol sa cancellation, overbooking at iba pa,
ng mga airline company para po sa CAB. Panahon na ba opo. Para i-amend natin o baguhin yung mga... Sinusuportahan po namin yan. Opo. Sabi ko nga po dun sa hearing sa Senado, we defer to the guidance and wisdom of the Senate. And sa marami pong taon na laging merong bill na nagpapalakas sa karapatan ng mga pasahero, ay kami po ay laging suportado at marami na pong taon na merong mga bill na nakahain na ganyan. Mm. At lagi po naming binibigyan ng comment ng suporta. Kaya lang po, hindi po ito napapasa dahil sa dami rin po siguro ng ibang priority. So, umaasa po kami na ito'y maipapasa rin. Opo, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, mga pasahero, Attorney Arcilia. Opo, ang panawagan ko po, kung may problema kayo, kontakin nyo kagad yung airline. Meron silang, sabi namin, palakasin nila yung kanilang complaint handling system dahil yan ay nire-require ng batas, ano? Ng Consumer Act of the Philippines. At yung nga pong mga contact points na sinabi ko na makipag-ugnayan sila sa amin para matulungan po namin sila. Maraming salamat, Attorney Carmelo Arcilia, Executive Director ng Civil Aeronautics Board.